Hi guys! Welcome back to my channel! On today's vlog, kakaiba ang ating vlog ngayon dahil sa nangyaring mga di kanais-nais na mga balita, no, laman ng mga balita ngayon ang nangyayari sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Kamakailan lang guys, inanunsyo ng US President na si President Donald Trump na siya ay nagpositibo sa COVID-19. Naku, maging ang kanyang First Lady na si Melania Trump nagpositibo. Halaka, ganyan siya ka lala guys. So, nakakabahala diba? Paano kung mangyayari sa atin to? Wala siyang pinipili, maordinaryo man o makapangyarihang tao, talagang walang ligtas sa sakit na to, sa virus na to, ano bang tawag dito, salot na to. Naku, ilang buwan na yan? Hanggang ngayon, nandyan pa rin, hindi mamamatay-matay yung... Naku, inuyok na magsalita. Ang dami ng buhay ang nasayang at ang dami na rin mga nawala ng trabaho. At mga negosyo, nagsara, nalugi. So, ganun kalakas ang impact niya, no? Sobra, nakakalungkot talaga. Ganun pa man, let's pray for their fast recovery at sana gumaling sila sa lalong madaling panahon. Ito ay isang babala sa ating lahat para tayo ay mahimakmata at mamulat ang ating mga mata sa katotohanan na talagang seryoso talaga ang COVID-19. At dahil dyan, ipagpatuloy natin ang ating mga safety measures. Bumili ako ng isang box ng disposable mask. Kung saan man tayo magpunta, kailangan nating magsuot ng disposable mask. Disposable to siya ha, isang beses lang to siya pwedeng gamitin. Hindi siya pwedeng labhan at gamitin ulit, hindi po. Meron ako nabasang article, hindi, parang ano lang siya, parang tamang paggamit ng mask. Kasi ako, pati ako, mali pala ang paggamit ko kasi naalala ko sa trabaho, ibang side ang ginagamit ko, mali pala yun. So ganito pala ang tamang paggamit. Kapag may sakit ka at ayaw mo makahawa sa iba, itong blue ay dapat nasa harap ng mga tao. At ang itong white, ito ang dapat nasa bibig mo. Kung ayaw mong makahawa ng iba. For example, ganito. Ayan. Ganito pala ang tamang wastong pagsuot ng mask. Pero, kung ikaw naman ay ayaw mong mahawaan, kung wala ka namang sakit, malusog ka naman at ayaw mong mahawaan. So ito, ang white side ang iharap, ang blue side, yun naman ang nasa bibig mo. Ganito siya. So ganyan. Tandaan, kapag walang iniindang sakit, wala kang sakit, ang white side ang nasa harap sa tao. Ang blue side, yun ang nasa bibig mo. Kapag ikaw ay may sakit naman, meron kang nararamdaman at ayaw mong makahawa, ganito siya. Yan. Oh, di ba? Klaro. Previously, mali yung mga ginagawa ko. Lahat naka-blue side, lahat nandoon. So ngayon, naliwanagan ako dahil mahilig akong mag-research. So ganito palang wastong pagsuot ng mask. Guys, hindi lang yan. Huwag tayong makampante sa isa lang dahil nobody's perfect. Walang perfect. Diba? Ika nga walang perfecto. So, hindi natin masasabi na 100% ligtas na tayo sa isang mask lang. So, kailangan natin ng dagdag prevention. So, ito, bumili ako ng face shield. Yan. Bagay sa akin, naging welder, diba? Ayan. Kung tawagin ka man, saan ka pupunta, saan ka mag-welding, okay lang yan, hayaan mo sila. Basta ang importante, safe na safe tayo. Lalo na sa trabaho natin na
frontliner tayo or di kaya pumapasok tayo sa mga malls or kahit saan, so kailangan natin ng face shield. Okay naman ang pag-breathe ko kasi medyo open naman siya dito. Open siya dito na part at saka dito. Kung paano natin ma-prevent ang virus. At least, nag-effort tayo, diba? So, ganyan lang, guys. At huwag din natin kalimutan, always maghugas ng kamay at lagi tayong may baong alcohol. So, ngayon naman, bibigyan ko kayo ng tips kung paano tayo makatipid ng alcohol. Hinihingal ako. Ang hirap magsalita kaya pag nakaano ka, pag mayroong nakaharang sa bibig mo, lalong-lalo na pag may face shield ka. Hirap magsalita, pero sige lang, carry lang. Carry lang yan. This time guys, ang gagawin natin, kung paano tayo makatipid, simple lang. So ito, meron akong 100% isopropyl. Dalawang klase ang alcohol guys, isopropyl at ethyl. 100% isopropyl ang binigay sa akin. Thank you nga pala sa ating City Councilor Joseph Cabrera sa kanyang binigay na alcohol the making. No, thank you po. Natanggap ko sa kanya ng libre na ayuda. At ngayon, kasi 100% to, so gagawin natin siyang 70% para hindi naman siya masyadong matapang. So 100%, gagawin natin siyang 70%. So ang ready lang natin, distilled water. For example, guys, so ito ay 70 ml. So dahil 70 ml to, ito naman ay 30 ml to make it 100 ml. So ang 100% na alcohol ay magiging 70% na lang siya dahil ang 30% doon ay distilled water. So, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, ito naman, 30 ml na distilled water. Halo natin siya. Ayan. O, diba? Shake-shake ng konti. Shake your body. Shake your body now. Parang ka na naglaro, diba? Parang naaamoy ko yung vodka. Para siyang alak. Para siyang alak, guys. So, yan na, shake na. So, ngayon, magbabattling na ako. Lalagay ko siya dito. Okay. So, syempre, para meron akong baunin sa trabaho, maglagay ako ng konti sa aking plastic bottle na binili ko. Ayan. Ang bango guys. Grabe. Sobra. Paano kaya nila ginawa to? Ayan o. O diba? Lagay mo sa bag mo. Ayan. Kahit saan pwede. O huwag mo pakawalan to ha. Laking tulong to. Ayan. Bango. Okay. So, sana guys, meron kayong mga natutunan sa vlog na to. At just to remind lang naman, alam natin, natahimik na ang COVID, hindi pa pala. So, sana matapos na to guys kasi nakakapagod din, no? So, sana guys, nag-enjoy kayo sa aking vlogs ngayon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and please click the bell button. Thank you. Bye!